Hello, it's your girl Maria. Welcome back again to my YouTube channel. For today's video is, kita nyo naman sa title, another haul videos na naman. Yes, walang kamatayang haul videos. And kasi bumili lang ako ng mga room decorations, personal stuff, mga ganyan, kung ano-ano sa Shopee dahil magkakaroon ulit ako ng room makeover sa room ko and I want to change the color palette ng room ko para makapag-finally, if ever matapos ko yung pag-room decor and mabili ko yung mga furniture na gusto ko para sa room ko, is makapag-ano na ako. Room tour kasi wala, gusto ko talaga nang nire-renovate or nire-redecorate yung room ko or mina-makeover. Gusto kong makuha yung pinaka goal ko talaga dun sa room ko, yung kulay, yung itsura and everything. So pasensya na kung naririnig dyan man yung electric fan and mahangin yung hair ko, halata naman nakatapat sa akin electric fan dahil sobrang init dito sa kwarto ko. And as you can see, yes, nasa likod po tayo ng pintuan. Sorry din kasi gusto ko lang mabago naman. Puro white na lang kasi yung background ko. So ginawa ko naman, since itim yung door ko, ayun, itim na background naman tayo. So anyway, if you want to see kung ano man yung mga napamili ko sa aking Shopee experience, please keep on watching. Okay, so unahin ko na yung mga earrings na nabili ko. Etong mga earrings na to, kaya ako binili, is nakyutan ako. And at the same time, magagamit ko siya kapag nagbablog din ako. Alam nyo na, kapag nagbablog, kailangan medyo ano tayo, maayos tayo tignan sa camera para medyo presentable naman yung itsura natin. So, eto, unahin ko na yung suot kong earrings. Eto yung geometric cotton furball, yung earrings na to. And dalawa yung binili ko. Ito yung isa, pink. Sinuot ko na siya kasi cute to cute ako. Lalo na pag dito sa furball na to, ang cute hawakan. And ito yung isa niya, kulay itim. Sorry din sa kamay ko ha, kasi meron siyang lip tint na tapon siya. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Ayan yung itim. Tapos, ito yung itsura niya. Wala siyang pakaw. Tapos, alam niyo yung normal lang na ginaganyan. Sobrang cute lang nito. Binili ko lang to. And by the way, kung gusto nyong malaman kung magkano yung price nito, ilalagay ko na lang po lahat-lahat sa description box yung pinaka-link na mismo nung items or nung product na nabili ko para isang click nyo lang dun sa link is dun na kayo mismo dadali ng link sa pinaka-product. And pagka pindot nyo no, nandun na agad yung product and at the same time the price. So ayan, hindi ko na siya ilalagay siyaan sa screen. Ilalagay ko na lang lahat sa description box. Swear! Okay, yun yung una kong purchase. Tapos, second is itong sa LS&Co jewelry siya. Kasi, kaya, ayan, meron siyang box na kasama. Alam niyo, nagulat ako na nakalagay ito sa box. Kasi, 29 pesos lang ito na ito naaalala ko. Tapos, nakalagay pa sa ganitong box. Ito yung parang pang baby na hikaw. Yung newborn baby, ganun. Ito lang kasi yung mga gusto kong hikaw pagka sa school. Yung maniliit lang. Ito yung itsura niya. And, ang kulay niya is gold. Kita ba? Ayan, gold yung color niya. Ang pangit ng kuko ko. Sorry. Tapos, ayan. 29 pesos lang. Bumili lang ako ng isa. Tapos, ang cute lang kasi naka-ano pa siya. Ganto. Tapos, nabili ko to ng libreng shipping kasi abangers ako kapag 12 midnight na to 2 a.m. is free shipping. Alam nyo naman yon. So, binili ko siya. Pinurchase ko siya ng free shipping lang. So, 29 pesos lang yung binayaran ko. Yun. Ako pa yung nahiya eh dun sa nag-deliver kasi 29 pesos. Pero anyway, at least nagbayad ka. Next is etong third earrings na to. Kung yung kanina puro maliliit, eto naman yung malaki. Nabigla din ako sa laki na to kasi sa picture, maliit lang siya. Nagulat ako, ang laki pala niya. And gold yung pinili ko. Dalawang klase to. Merong silver, merong gold. Gold yung pinili ko. And eto siya. Ganyan siya pag sinuot. Sobrang laki, di ba? Hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin, pero hayaan nyo na. Kasi cute naman talaga. Okay? Okay, so yun yung mga earrings na nabili ko. And move on naman tayo sa mga room decorations na. So ito yung unang room decor ko na ipapakita. Alam ko familiar kayong lahat dito. It's a foam wall brick ba yan? Brick wall foam. Basta yan, yung bricks yung itsura niya. Pero, gawa lang to sa foam and dinidikit lang to sa mga wall sa kwarto. Meron, isa lang, ganito lang kalaki yung binili ko. Actually,
Ayan, ganyan siya. Tapos, meron pa siya sa likod. Balikabilaan siya. So, nabubuklat pa siyang ganun. So, medyo malaki siya. Tapos, nakalimutan ko na yung price nito. Pero, ang laki niya din. Actually, hindi ko ito magagamit lahat. Dahil meron lang akong particular na tatakpan sa kwarto ko na haharangan ko lang siya nito. Dilikitan ko lang para hindi siya masyadong makita. So, makikita niyo yan pag nag-roommate cover ako kung ano yung tatakpan ko. So, yan. Next, sa room decor na nabili ko, ito super, super satisfied ako and worth it the price kasi ito siya, yung pillowcase na Nordic yung design niya and meron siyang touch ng gold, black, and white. Tapos, ang laki-laki niya. Kasi, akala, meron akong dalawang klaseng throw pillow. Yung isa, medyo maliit siya. Yung isa, is malaki. So, akala ko, hindi siya magsisakto. Nagulat ako na ipinry kong ganunin. Magkasing size sila and kasyang-kasya dun sa throw pillow na lalagyan ko. Isa lang yung binili ko kasi pang-accent lang naman ito sa bed ko. Yun. So, sobrang ganda nito, yung throw pillow case na to. Tapos, yung zipper siya at cotton siya. Binuksan ko na to, cotton to. Sobrang ganda, promise. And hindi nag, alam mo yun, yung pag binakbak mo, hindi siya nababakbak. Kasi parang, ganun na talaga, nakadikit siyang mabuti. Tapos, maganda yung pagkaka-print ng design niya. So, hindi siya masisira agad, siguro, pag nilabhan. Yun. And then, next is etong nakalagay dito sa box na to. Ang laman nito ay ito. Gold na pen holder or makeup brush holder. Sobrang ganda. Nordic yung itsura niya. Ayan. Tapos, gold yung pinili ko. Pwede ko itong lagyan ng, ayan siya. Pwede ko itong lagyan siguro ng ball pen. Pero sayang naman kung ball pen lang. So, baka makeup brush na lang yung ilalagay ko dito. Tapos, next is ito. Yung binili ko na Bed clipper yung tawag dito. Apat na piraso na siya, set na pag binili mo. Kasi puro sa magkakabilang dulo to nung bedsheet mo. Kasi medyo pag gusto mo yung bedsheet mo is talagang makinis na makinis. Wala siyang mga kulubot-kulubot pag nilagay sa mattresses nyo. Is bumili kayo ng bed clipper. Meron pang isang ganito, yung parang may bakal siya. Feel ko mas matibay yun. Pero ito mukhang matibay din naman kasi makapal yung garter. Hindi ko pa nasusubukan kasi nga, pag nagroong makeover ako, masusubukan ko to. Yun. Bed clipper. Next is ito, guys. Super, wow. Hindi ko pa ito binubuksan. Nababon wrap pa siya. Ito yung LED lights na mga letter. Tapos, sobrang ito, natandaan ko yung price nito. 96 pesos. Tapos, sobrang laki. Nabigla ako nung dumating sa akin kasi 96 pesos lang to. Napakalaki. Tapos, letter M yung binili ko. So, ia-unwrap ko. At titignan natin kung talagang gumagana siya. Sobrang pack talaga siya ng bubble wrap. So, nagbigla lang ako na napakamura. 96 pesos. Tapos, ganito na. Tapos, ang kagandaan dito, battery operated siya. Yung mga triple A or double A lang na battery. Hindi yung mga bilog na battery. Medyo mahirap kasi humanap ng mga ganong battery. Yung mga bilog na battery. So, ayun. Wait lang. Buksan natin. Ayan, nabuksan ko na. Tapos, meron pa siyang another plastic. Ayan, tanggal ko na yung another plastic niya. Meron pala akong mga battery dito. Hanapin ko lang. Tapos, para malagyan natin siya. Dito nakalagay yung mga battery ko. Tignan natin kung anong klaseng battery yung ilalagay dito. Ah, okay. Yung matataba. So, sakto. Meron ako. Gumana na siya. Kita ba yung ilaw? I hope. Alam ko hindi nyo nakikita yung ilaw, pero kita naman na may parang ganyan. No? Ayan, gumana siya. Sobrang ganda. Warm white yung color niya. And ang cute niya lang. Sobrang cute. Letter M. Ayan. Patay na siya. Ayan. Sobrang ganda, guys. So, kung gusto nyo bumili nito, sobrang mura. So, i-link ko na lang dyan sa description box. Ayan. Tapos, next na nabili ko for room decorations is ito. Sobrang nakalagay siya dito sa box na to. Ayan, meron pa siyang date ng JNT Express. And
sobrang secure ng packaging na to. Nung una, kinakabahan ako kasi baka mabasag, kasi babasagin to. Tapos, nagulat ako, sobrang secure ng packaging, naka-bubble wrap to. Tapos, dito sa loob, may kasama siyang mga styrofoam, tapos may bubble wrap din. Tapos, nakapagitna to. Ito, yung plate ng jewelry plate ba yun? Ayan yung itsura niya. Tapos, unicorn yung pinili ko. Ayan, unicorn siya. Parang ilalagay ko to sa side table, tapos dyan mo ilagay yung mga hubarin mo. Mga, kunyari, ito, watches, mga ginagamit for everyday. Kung hindi ka sanay na naka-watch na kasing-sing pag natutulog, hubarin mo, dito mo lang siya ilalagay. Ayan, sobrang cute. Wala talagang ka-damage-damage. Tapos, malaki siya. Ayan. Tapos, ayan. Sobrang ganda, oh, unicorn. Marami tong klase. May pineapple, may dog, may deer, ganun. Unicorn na lang yung binili ko. Tapos may kasama pa siyang ganito. Hindi ko alam kung ano to. Pero may free siya. Ayan. So, ayun lang. May free. So, nakitan lang din ako. Tapos, next naman is eto. Etong, tcharan! Sobrang cute! Eto golden. Kung napansin nyo, halos yung mga binibili ko may mga touch of gold. Kasi yung color palette na, isa sa mga color palette na ilalagay ko dito sa kwarto ko is may gold. So, ito, sobrang cute niya. Ito yung dahon. Fake leaf lang to. It's 15 pesos yata to. Ganun. Or 19 pesos. Ganun lang siya. Dalawa yung binili ko. Tapos, cute kasi may kasama ulit siyang, ayan o, may kasama ulit siyang free na hindi ko maalam kung ano to. Try kong pag-experimental kung ano yung baby nila na to. So, sobrang cute lang kasi diba gold. Tapos, ang lakas sa accent. So, ayan. Ayan, no? Diba ang ganda? Sobrang hangin, no? Sorry. Next na nabili ko for room decor. Wait lang. Hanapin natin to. Ah, okay. Ayusin lang natin siya. Sobrang dami kasi. Nalilito ako. Ito, hindi na pala siya room decor. Ito naman is mga personal stuff na to. Ito, binili ko to. Naka-plastic pa yung isa. Ayan, meron pa siyang ganito. And ito, hindi na. Ginamit ko na. Tinry ko. Ito yung washable lint roller. Sobrang ganda nito kapag may mga aso kayo sa bahay or sa mga damit na itim. Alam nyo kasi, di ba kadalasan yung mga damit na itim? Nilalagyan siya ng mga puti-puting parang balahibo, ganyan. So, sobrang effective dito. And, pandinis din sa mga bed. Ayan. Sa mga buhok-buhok sa bed. So, ginaganyan lang siya sa damit. Tapos, makukuha na niya yung mga dust. Tapos, ang kagandahan dito, may nabili kasi ako dating ganito. Paper siya. So, sticker. So, nauubos. Pag nalagyan mo na yon ng dust, punong-puno na. Napupunit siya. Ito, totoo nga washable. Parang goma to na madikit. Once na ginamit mo siya, hindi na siya madikit. Tapos, kailangan mo siyang basain para makuha mo yung mga dumi. Tapos, igaganan mo lang, makukuha mo yung mga dumi. Tapos, ayun, pag nalinis mo na siya, madikit na naman ulit siya. So, dalawa yung binili ko. So, sobrang worth it na to. Sana magtagal yung buhay nito sa pagiging sticky niya na kahit ilang beses mo nang nahugasan, madikit pa rin. Pang tatlong beses ko na itong nahugasan, pero madikit pa rin up to now. Yun. And then, next naman, is ito. Bumili lang ako nito. Ito yung parang sa mga spa na headband. Kasi kapag nag-skincare ako, nahihirapan ako sa bangs ko. Ayan, no? Nahihirapan ako. Ayan siya. Meron siyang tape. Ayan. Tapos, lalagay mo lang siyang ganyan sa buhok mo. Ganyan yata yun eh. Gaganan mo lang. Tapos, pwede ka na mag-skincare. Mura lang to. Basta mura lang to. Ito na yung gagamitin ko kapag mag-skincare ako. And pag nakita nyo ako nag-skincare. Ayan. Tapos, may kasama yan. Meron din akong biniling kasama niyan. Ito naman yan. Wait lang. Kunin natin. Ito siya. Ito, nilabhan ko na to kasi nung nakuha ko to, tinanrap ko sa plastic is medyo amoy tambak siya. Alam mo yun, yung amoy natambak ng matagal. Tapos, ito siya. Kaya nilabhan ko na siya. And nalagay ko na lang dyan yung picture niya, konitsura. Yan yung microfiber, ayan siya. Yan yung microfiber na towel. Tapos, basta, pink yung pinili ko. Tapos, ayan. Sobrang effective, tinry ko na talagang masisip-sip niya lahat nung parang tubig sa katawan mo. Kasi nga, microfiber yung gamit niya. Kaya ang ganda-ganda, promise. Tapos, sinamahan ko na din siya ng microfiber na parang towel sa hair. Ito yung itsura niya. Sobrang cute.
Ayan, may mukha siya. Tapos, garterize siya din sa ilalim. Tapos, isuot mo lang to sa ulo mong ganyan. Ayan, pampatuyo ng hair. So, sobrang cute nito. And, ayan, microfiber din siya. Hindi ko pa ito natutry ngayon. Pero, I will try tomorrow kung totoong makakasipsip siya ng tubig sa hair. And then, what else? Ito na yata yung last na napamili ko. Ito, naka-plastic pa siya. Ito yung bag. Sobrang cute ito. And 25 pesos ko lang yata ito nabili. Sobrang dura. Tapos, ang ganda. Wala namang defect yung napili ko. Lahat naman ng zipper is working. And hindi siya mahirap buksan. Ayan o. Lahat ng zipper okay. Ang dami niyang bulsa, no? Ang galing. Ayan yung loob niya. Maliit lang siya. Pang ano lang to. Pwede ito pang form. Kunyari nakapans ko. Tapos, crop top ito. Perfect pang IG. Pictures. Ayan yung itsura. Tapos belted siya dito. Tapos may mga gold-gold na mga buckles. Ito yung zipper niya. Ay, yung slider niya gold. Tapos ito lang yun. Tapos ang cute lang. Ganyan lang siya kaliit. Ayan, gaganda pa to pag nagalaman sa loob. Magiging mas presentable. Medyo lousy lang or lukot lang kasi nga wala pa siyang laman. Yun, so ibalik natin siya sa plastic. Later. So, yun lang lahat guys nung napamili ko sa aking Shopee experience or aking Shopee haul. And I hope nabigyan ko kayo ng idea kung saan pwedeng bumili ng mga gantong klaseng room decor na magaganda and napakamura pa. And andyan lang lahat sa description box yung pinaka-link ng product. And thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Bye-bye!